Okay, umpisahan na kagad natin. Today, nag-closed itong si PLDT or si TEL into the amount of 1,405. So today, September 15, 2020, nag-open siya around this area, 1,439. And masyadong maraming buyers ngayon, that's why nagkaroon tayo, oh, sellers, that's why nagkaroon tayo ng malaking candlestick. The last time na ni-review natin to, nakita tayo ng upward momentum dito kay PLDT. Check natin si RSI ni TEL. Lakas ng pagbagsak niya ngayong araw. So from the this point of time, 2 days ago, nandito tayo sa RSI almost on its resistance, RSI 67. Then after the next day and today, napaalakas ng binagsak ni TEL. So, check tayo ng MA natin dito. Based on the MA, naputol natin itong uptrend na galawan ni TEL. And sa foreign investors niya, hindi rin maganda. For the past consecutive days, almost red ang pumapasok dito kay TEL, except nung September 11 nang nagkaroon siya ng 74.85. So if we are going to summarize this foreign investor indicator, hindi maganda ang nagiging itsura nito kay TEL. Check lang natin to si TEL into a monthly time frame. So para maglagay tayo ng base natin for our support and resistance. For the support, we can have this area, and for the resistance, we can have this area. So on the monthly time frame, pagtapos ng slide downward niya dito sa area na to, which included itong hanggang February natin, so December, January, February, when coronavirus existed, nag-try siyang umangat. Ito na yung parang panibagong trend na tinatakbo niya on a monthly basis. Kaya lang for this month and even last month, we are already in its resistance. So, kung babalik tayo sa daily time frame natin, ito meron tayong trading channel na pataas, but I don't think na masusustain natin ito kasi number one reason, wala tayong magandang just a second, magandang buyers na magpupush sa price natin dito. Wala tayong masyadong investors from the foreigns. And second, itong MA9 natin, nasa ilalim na itong big red candlestick natin, yung RSI natin pointing down, indicating na marami ng sellers. So, most probably, ang pwedeng mangyari dito kay TEL is going to the support. So kung gusto natin pasukin tong si TEL, wait muna tayo ng mga buying signals natin. So number one na pwede nating i-wait is bumaba itong price from this support area. Then magkaroon tayo ng magandang RSI movement plus MA9 and mga foreign investors natin. So ngayon, kung bibili tayo, baka maipit tayo ng ilang araw, ilang linggo, or pwedeng months din. So, hold muna natin yung pagpasok dito kay TEL, just in case gusto natin mag-invest sa kanya. Okay, next na natin kagad itong si SM. Kung nanonood kayo ng mga previous videos natin, makikita nyo yung galawan nito ni SM na napakaganda. So, today, nag-open siya ng 910.50, bumaba hanggang 900.
pero tumaas all the way to 937 pesos. Bakit? Napakarami po nating foreign investors. Napakaganda po ng foreign investors na indicator nito ni SM. All green. Halos makakita kayo ng all green. So, tignan din natin itong mga previous candlesticks niya. So, today September 15, 2020. Ito tayo, 937. Ang ganda po ng takbo ni SM. Pataas talaga siya. Sa mga nakabili po sa kanya from this day or even the last 2 days, congratulations po sa inyo kasi patuloy na umakit po itong si SM. Lagyan lang natin siya ng trading channel na pwede nating makita sa kanya. As well as into our base for the support and resistance. So, support can be around this area. And resistance. This stock SM is going now into the resistance. And if we are going to check RSI, close lang natin itong isa. Napakaganda po ng takbo niya. So, from this area na support niya, binasag niya itong resistance ng RSI natin, indicating na dami na pong pumasok na buyers. At isa sa mga number one na nag-push, of course, yung ating mga foreign investors. So, patuloy na umaakit itong CSM, day by day may kita natin. And sabi nga natin, towards the resistance na itong si SM. So, I wouldn't say na it's too late na pumasok kay SM kasi napaaganda ng pinapakita ng mga indicators niya. So, may chance na mabasag natin itong resistance. Pero again, pag pinag-uusapan na natin yung resistance, nandito na kasi yung mga consolidation. So, possible na mag-pause siya dito sa area na ito bago tuluyang umakyat. So, check niyo muna yung risk and rewards ninyo bago ninyo pasukin itong si SM, or if you really wanted to go inside SM. So, syempre, mas maganda kung dito tayo banda sa part na to. Again, I don't see this SM na magta-touch dito sa support area natin. So, around this area ka na pwedeng pumasok. Then, if you can wait for the consolidation, much better kasi nakakita tayo ng upward movement dito kay SM. And dito sa monthly time frame niya, so makita natin na itong September candlestick natin is nandito na sa resistance area. So pagka nabasag natin itong resistance area, ang possible na tahakin natin could be around this area, around 1,000 pesos. So just a short background dito kay SM. So napaaganda po ng trading channel natin dito kay SM. Kung investor ka dito kay SM, ang ganda ng tinatakbo ng portfolio mo. So talagang paangat po itong si SM. Kahit nagkaroon tayo ng pandemic, still na maintain niya itong trading channel. I-next naman natin si CNPF. To tell you honestly, I haven't tried investing or trading yet dito kay Century Pacific Food natin or CNPF. So, but let's check this one kung ano yung galawan niya. So, today nag-open siya ng 1784, pinakamababa 1750, pinakamataas niya is 1820. So, 18 level, na-maintain naman natin yung closing niya into 1804. For the foreign investors, maganda pala yung tinatakbo ng foreign investors na ito ni CNPF. So nakita tayo ng all green sa kanya beginning September 2nd up until today. Though prior weeks from that day, nagkaroon tayo ng consecutive reds. Historically, puro reds yung pumapasok natin dito. But for some reason, beginning September September 2 up until today, puro green.
So, isa siya sa mga nagpa-maintain or nagpaangat dito kay CNPF if that's the case. And kung nanagyan natin ito ng trading channel, makakita tayo ng upward nagalawan dito. And napakalaki ng candlestick niya ngayon, ngayong araw. Pero syempre, mind you, kailangan maging consistent yung mga bars ng volume natin dito sa stock na to, si NPF. Kasi baka mamaya, kagaya na ito, ang laki ng bar, baka biglang mamaya, biglang lumaki rin yung sellers niya. So, mga, what I'm saying is that hindi parang hindi consecutive yung pumapasok na volume dito. So, medyo risky kung hindi natin mababantayan ang stock na to na si NPF just in case papasok tayo dito. For the moving average, it indicates na talagang upward itong si CNPF beginning last month, August 5, 2020. For the RSI, so makikita natin na nandito siya sa overbought area. So kumbaga parang ang support niya dito is around this area, RSI 69. So as of today, makikita tayo na nandito siya sa support natin. Kung pagbabasehan natin tong RSI, may chance pa siyang umakyat dito hanggang RSI 80. So baka marami pang pumasok na buyer sa kanya at matuloy itong trading channel natin. Silipin natin itong CNPF into a monthly time frame. Lagyan natin siya ng base, support and resistance para alam natin yung possible na galawan nito. Actually, ito yung nakikita natin nagiging support niya. And for the resistance, this level or maximum this level yung resistance niya. Pero makita natin na nandito na tayo sa maximum resistance nito ni CNPF in a monthly time frame. Though, dito sa monthly time frame natin, makita natin yung mga previous months natin from 2018-2017. Hindi siya masyadong nakaangat dito sa MA9 natin indicator. Pero ngayon, last month and this month, nakaangat na siya dito sa MA9 indicator natin. So again, nasa may bandang resistance area na tayo. So check lang natin siya sa daily time frame natin. So though meron tayong trading channel na pataas, let's be mindful dito sa resistance area natin. Nagkakaroon na nga tayo ng consolidation. So kung gusto natin pasukin itong CNPF, meron tayong guide dito, itong trading channel natin. So kapag nagtuloy-tuloy yung mga foreign investors natin, syempre pataas lagi itong RSI natin at magkakaroon din tayo ng upward momentum. Pag kayo nangyari, pwede nating sakyan itong CNPF and ito yung gawin nating guide na trading channel natin. Pero be mindful now. Check nyo lang itong resistance natin. Mas maganda kung mabibreak natin itong resistance area all throughout para matuloy natin itong trading channel natin. Next naman natin si Ali. Ayala land natin. So today, it closes at the amount of 31 pesos and 95 centavos from this low na 30.85. Nag-open siya ng 31.25, umabot ng low hanggang 30.85. So, maganda po yung volume na nangyari dito kay Ayala Land today. Silipin natin itong net foreign natin. So, na-review na rin natin to kahapon ay yung mga ibang araw pa. And nakikita natin na consistent na po pumapasok yung mga investors natin. It's a sign na maraming gustong pumasok dito kay Ali. So ito mga to ang nagpapapush upward ng price natin dito kay Ali. That's why makikita natin, puro green candlesticks yung makikita natin dito. Silipin natin si RSI. For the RSI, napaganda po ng tinatakbo.
Again, nabasag na po natin yung resistance natin dito sa RSI level natin, indicating na marami na pong buyers ang pumapasok. And for the moving average, it should show na going upward tayo. So again, kung lalagyan natin siya ng trend line dito, possible ito yung maging trading channel natin kay Ali. Kasi yung base natin dito na around 28 area na support, around this one, and yung resistance natin can be around 32-33 level. So again, same thing yung in-advise natin kahapon, kasi nga po pwedeng may mga nakabili dito sa area na to. And of course, magkakaroon tayo ng negative sa portfolio natin kung nakabili tayo sa area na to and yung price ngayon is 31.95. So don't worry, maganda yung pinapakita ng RSI natin, indicating na maraming buyers na pumapasok, as well as itong MA9 natin na indicating na upward, going upward tayo. So we may reach this resistance area around 32-33. So pwede natin hintayin yung time na yon, or pwede pa tayo maghintay, kasi kung magtutuloy-tuloy itong magandang foreign investor indicator natin, may chance na mabasag natin itong resistance level natin. If that ever happens, ang magiging resistance natin, the next, could be around this area. So, around that one. So, bantayan lang natin. Hopefully, magtuloy-tuloy yung mga buyers natin para magtuloy-tuloy din yung pagbasaw natin ito sa resistance going into this upper price ni Ali. Next naman natin si SMPH. For the SMPH, today September 15, 2020, nag-end tayo sa 28.50. Though, nag-open tayo sa pinakamataas na 28.95. And na-reach natin yung, nag-open tayo ng 28.95. Na-reach natin yung pinakamataas ng 29, which is 0.5 centavos difference. And bumaba tayo ng 28.35. And nakabawi lang tayo hanggang 28.50. So, definitely, red candle yung ipapakita sa atin ito ni SMPH. For the RSI, signifies na marami tayo naging sellers today. Kasi nga, hindi natin na-maintain yung opening price natin. That's why patusok talaga itong pababa, itong RSI natin. Balikan lang natin yung moving average natin. So, sa moving average, still going up. We can still see some upward na galawan dito kay SMPH. Kasi kung titingnan natin to, nagkakaroon na siya ng mga matataas na candlestick, which is ito yung pwede natin gawing trading channel sa kanya. Kasi nandito na siya sa pinaka support area natin ay around 28 pesos. So around this one, our support and resistance can be around this one. Tingnan natin yung net foreign natin. So kahapon, may pumasok na green. Pero today, medyo mas nalamangan yung pumasok na green natin kahapon. So maraming investors pa rin yung nag-withdraw ng investments nila. Mas nanalo pa rin yung mga sellers natin. So again, consecutive red tayo. That's why nasa bandang support area tayo. So we can still see some upward movement dito kay SMPH. So, we can plan kung kailan tayo pwedeng pumasok. Basta around the 28 area para maging profitable tayo, kasi sooner or later, possible na pumasok itong mga investors natin. Pero, syempre, hold your horses muna.
Check muna natin, mas maganda makita ulit tayo ng investors tomorrow para magkaroon tayo ng green candlestick dito. Pero so far, ito yung nakikita nating trading channel dito kay SMPH. And that is our top 5 most active stocks today, September 15, 2020. So bago po tayo mag-end sa video natin today, inaanyayahan ko po kayong lahat to subscribe on my channel para maging updated kayo sa mga susunod na stocks na re-review natin. Like and share this video as well para makapagbigay kaalaman din tayo sa iba, makapag-input din tayo kung sakaling ito yung mga minomonitor nilang mga stocks. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo, and I'll see you soon. Q Republic!